Ang topic ngayon ay patutunayan ko na ang seventh day Sabbath ay doon lang iniutos sa Israel ayon sa Biblia at mga referensya. At ang affirmative po dito ay si Brother Jando, siya yung magpapatunay at affirmative side. And of course, in the negative side, si Brother Edwill, yan, isa pong SDA. Okay, okay ba kayo doon sa topic na akin pong binasa, Brother Edwill at Brother Jando? Okay, bro. Yes, Mr. Ramel. Okay, thank you. So hindi natin papahabain pa, no, mga kapatid. At ibibigay natin kapag nagsalita ang ating affirmative side. Okay, Brother Jando? Okay, magandang gabi sa inyo lahat. No, so ngayong gabi ating simula ng isang paksa. Ito kasi nagsimula sa isang usapan na kung saan titindigan daw ni Brother Edwin Ortalesa na ang Sabat ay hindi sa Hudyo. So yung term na hindi is a negative statement. So hindi siya pwede mag-affirmative dahil ito ay negative statement. So aking binaliktad, tutunayan ko na ang 7-day Sabbath ay doon lamang iniutos sa Israel ayon sa Biblia at mga referensya. So dito nilagay ko na lahat ng nalalaman ko nung ako pa ay napasa Sabadista. Kaya tuloy na lang po tayo, no? Una, ang sabi dyan is, yan ang paksang patutunayan ko ng seventh day Sabbath ay doon lamang iniutos sa Israel. Ano ang unang patunay? Una, ayon sa Biblia na ang seventh day Sabbath ay doon lamang talaga ibinigay. Ayon sa Exodo 16:29, alalahanin ninyo na binigyan ko kayo ng araw ng Sabbath. So, ang kausap dito na alalahanin ninyo, Israel. Sila yung kausap niyan. Binigyan ko kayo ng araw ng pamamahinga. Pag sinabing Israel, bansa. Hindi lang ito sa mga, ano, sa lahi ng mga Israelita, kundi sa mismong bansa. Sa madaling salita, yung mga hintil na nasa Israel under sa naturang batas, dahil sila ay nasa Israel. Ayan ha, kahit hintil, basta nasa bansang Israel, under sa naturang batas, dahil sa Israel ibinigay ang araw ng Sabat. At yun ang aking paksa, na doon lamang yan iniutos sa Israel. Next, ang sabi naman dito sa Ezekiel 20:9, ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan na pangalan ko sa mga bansa sa palibot ng nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kapag ang SDA nagbabasa ng Ezekiel 20, ang kanilang binabasa ay verse 12 lang at verse 20. Bakit verse 12 lang at verse 20 ang kanilang binabasa? Yun ay para ikaw na nakikinig, ipinalilitaw nila na ikaw ang kausap dito. Yan. Kaya diretso sa 12, then 20. Yung 9, wala akong nakitang SDA na binabasa ang 9. Alam niyo kung bakit? Dahil ipalilitaw nila na ang kausap sa Ezekiel 20 ay yung nakikinig sa Bible study. Yun. Ano sabi dito? Inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Kaya pinalaya ko sila sa Ehipto at dinala sa ilang. So, ang main subject dito, yung pinalaya mula sa Ehipto. Alam natin kung anong bansa ang pinalaya mula sa Ehipto. At yun, yung Israel. 11. At do'y binigay ko sa kanila. Sinong kanila? Yung mga taga-Israel. Ang mga utos at mga tuntunin
ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. So, ang kausap dyan, yung mga taga-Israel, 12, ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng Sabat bilang tanda ng aming kasunduan. Magpapaalala ito sa kanila na ako ang Panginoong pumili sa kanila na maging mga mamamayan ko. Sinong sila? Israel. Sinong binigyan? Israel. Bansa ang binigyan, bansa. Kaya kahit ikaw'y Pilipino, kung ikaw ay nasa Israel, under ka sa naturang batas. Pero sa panahon natin ngayon, open-minded ng mga Israelita eh. No? Sa Israel ngayon, sa ating panahon, yung mga Christian, hindi pinipilit na magsabat ng Sabado. Okay? Next. At dahil sila ang binigyan, kaya isa sa mga hindi binigyan yan ay ang mga taong nauna before kina Moses. Dahil ang Israel ang binigyan, hindi dyan kasama yung mga taong nauna before the time of Moses. Ayon sa Deuteronomy 5:1, tinipon ni Moses ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito." So, ang bibigyan, mga Israelita, pag-aralan ninyo ito at sundin. So, sila yung binigyan yung taga-Israel. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Gumawa ng kasunduan na ang Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Ang main subject ng ating topic ngayong gabi ay ang seventh day Sabbath. No? So, hindi kasama sa seventh day Sabbath, sina Adan. Meron kasi mga nasasabi kasi na sina Adan, Sabbath keeper din yun. Hindi po, hindi totoo yun. Ang binigyan ng pahingilin ng seventh day Sabbath ay yung mga Israelita. Kaya ang Israel lamang ang malinaw na inutusan na mangili ng seventh day Sabbath. Unang talata, Deuteronomy 5:15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay nilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo na Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sinong kausap dyan? Yung naging alipin sa lupain ng Ehipto. Yung naging alipin. Ay, hindi tayo kasama dyan. Hindi tayo naging alipin eh. So, yung naging alipin sa Ehipto, silang inutusan na mangilin ng seventh day Sabat. Ano pa? Kalawang talata? Exodus Kapitulo 20, Versikulo 2 at 8. Pag sila ang nagbasa ng Exodo 20, ang kanilang binabasa ay 18. Yung 2, walang nagbabasa nun. Tandaan ninyo ha, pag SDA dumalaw sa inyo, nag-Bible study, nagbasa ng Exodo 20, walang isa man sa kanila ang nagbabasa ng versikulo 2. Bakit? Dahil sa 2 malalaman kung sinong kausap. Ayon dito, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. So, ang kausap pala yung inilabas sa lupain ng Ehipto. Ano yon? Yun ang bansang Israel. Ano ang utos sa inilabas sa lupain ng Ehipto? Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ayan, no? So, sila ang inutusan. At ito yung aming paksa. Yung aming paksa, hindi, teka lang, hindi ko pala maipakita ng buo. Yung aming paksa na napag-usapan, ayan. So, okay to dito ha, ito yung paksa na
patutunayan ko na ang 70 Sabat ay doon lamang iniuto sa Israel. At sumang-ayon naman siya na yan ang paksang tatalakayin ngayong gabi. Okay, so hanggang dito na lang. Hindi ko na ubusin yung oras dahil dali lang naman na patunayan yung aking paksa. So hanggang doon na lamang po, moderator. Okay. So meron ka pang 5 minutes and 26 seconds. At confirm ko lang, wave mo na ba yung natitira mong oras, Brother Jando? Yes, wave ko na, moderator, yun lang. Okay, wave na ni Brother Jando yung kanyang natitirang oras. And of course, dahil na-wave niya na, pupunta tayo ngayon sa atin pong 10 minutes. 10 minutes sa cross-examination. We will sit the 10 minutes cross-examination and every question must be answered na hindi lalagpas sa 20 seconds. Meron ako dito sa cellphone lamang na 20 seconds. Pag nalumagpas sa 20 seconds, ako yung magsasabi mismo na next question. Automatically, yung magtatanong, magne-next question, at yung magsasagot ay makikinig na sa magtatanong. Okay ba yon, mga kapatid? Yes po, aprobado. Okay. So, meron tayong nakaset dito na 10 minutes. Cross-examination from SDA Brother Edwill. Magko-cross-examine siya, mga kapatid, kay Brother Jando. Ang iyong time will start if you ask the question to Brother Jando. Okay, Brother Jando, handa ka na ba? Yes, handa na. Okay. Unang tanong. Kailan ginawa ang araw ng Sabat? Yun ay ginawa panahon pa sa Genesis. Creation, doon ginawa ang araw ng Sabat. Ito bang Sabat na ito ay ginawa para sa tao, yes or no? Ginawa siya sa mga Israelita. Ang tao na sinatukoy dyan ay ang mga Israelita. Okay. So, hindi ibig sabihin, hindi mo sinasangayunan na ang Sabat ay ginawa para sa tao? Ang sinabi ko na ang Israelita ay tao at binasa ko mga talata na sila ang binigyan ng Sabat. Next question. Okay. So, ibig sabihin, sa Marcos 2:27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, hindi mo ba ito pinaniwalaan? Ang sinabi ko, Israelita ang binigyan at ang Israelita ay tao. Kung ating iatras sa Marcos 2:24, Israelita ang kausap dyan. Next question. Ulitin ko, kailan uli ginawa ang Sabat? Ang ginawang Sabat na ginawa ay panahon pa ng Genesis. Ito ay ginawa. Sino ang tao noong ginawa ang Sabat? Sino ang tao sa paggawa ng araw ng Sabat? Sino ang mga taong nandun? Sina Adan at Eva. Okay. So sa makatuwid, ginawa ang Sabat para sa tao sa panahon na si Adan at Eva pa lamang ang nilalang. Yes or no? No. Dahil ayon sa Deuteronomy 5:1-3, hindi ginawa ang tipan na ito sa ating mga ninuno. Ang ninunong tutukoy kasama si Adan at Eva doon. Next question. Okay. So, sa makatuwid, ginawa ang Sabat sa paglalang at ang mga tao ay si Adan at si Eva, ibig sabihin, si Adan at Eva ay hindi para sa Sabat na ito, Brother Jando. Yes, hindi sila kasama doon. Ayon sa Deuteronomy chapter 5 verses 1-3, hindi ginawa ang tipang ito sa ating mga ninuno, kundi sa ating nabubuhay ngayon. So, hindi sila kasama si Adan at Eva dyan. Next question. Okay. Balikan natin ang Marcos 2:27. Sinabi ba roon na ginawa ang Sabat para sa Hudyo? Yes or no? No. Ang sabi doon, ginawa sa tao at ang taong binigyan ayon sa Exodo 16:29 ay mga Israelita. Next question. Okay. Specific ang tanong, Marcos 2:27. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ito ba'y nababasa o hindi nababasa? Iyan ay nababasa. At kung iatras mo sa 24, Israelita ang taong kausap dyan. At ayon sa Exodo 16:29, ang binigyan, Israelita. Next question. Next question.
Sama ka tuwin. Ilang taon pa mula kay Adan hanggang kay Moises, ilang taon na wala palang nangil ng Sabat samantalang may mga taon na noon, Master Jando. Yes, may mga taon noon at kung ilang taon man yun, hindi yun ang ating topic. Pero ang sabi ni Moises kasi, hindi ginawang tipang ito sa ating mga ninuno. So hindi kasama sina Adan at Eva doon. Next question. Mm-hmm. Ibig sabihin, 2,000 o 4,000 anyos na tiwangwang ang Sabat sapagkat ang tao pala ay hindi para sa Sabat. Mali. Ang Sabat ng ginawa yan ay hindi iniutos sa tao. Iniutos lang siya panahon ni na Moises. Next question. Okay. Paano inuutos sa Israel ang Sabat? Binasa ko na kanina, Exodo 20, versikulo 2 at 8. Sabi sa kanila, alalahanin ninyo na kayo ay naalipin sa Ehipto, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Okay. Sa Exodus 20, talatang 8, paano inuutos ng Diyos ang tungkol sa Sabat? Para kanilang alalahanin na sila ay magpahinga sa ikapitong araw at yun ang ating topic. At before sa kanila, walang ibang inutusan nun. Next question. Okay. So, basahin ko lang ha. 20 talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Paano inuutos, Mr. Jando? Ipaalala sa kanila ang araw ng Sabat upang kanilang ipangilin ay sa talata. At ang kausap dyan, versikulo 2, yung inilabas sa lupain ng Ehipto. Next question. Okay. Kung sinabing alalahanin, yan ba ay kauutos lang o dati nang mayroong Sabat na nakalimutan? Yes or no? No. Ang sabi ko kanina, Exodo 16:29, doon unang ibinigay ang Sabat. Wala akong... Ayun, next question. Next question. Specific ang tanong, Mr. Jando. Bakit ang utos ay alalahanin? Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, before Exodo 20, versikulo 2, ay ibinigay na. At yun ang binasa ko kanina, Exodo 16:29. Next question. Okay. So ngayon, si Abraham ay sumunod sa utos. Okay, basahin ko ha. Genesis 26, talatang 5. Ang sabi nito, okay, Genesis 26, talatang 5. Sabi rito, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Hindi kaya inuutos na dito kay Abraham ang tungkol sa Sabat kung kaya pinapalaala na lang sa Israel? No. Dahil sa lungat yan, sinasabi sa Deuteronomy 5:1 na hindi yun binigay sa kanilang mga ninuno at si Abraham ay isa sa kanilang mga ninuno. Next question. Okay. So ngayon, sa bagong tipan, kanino ibinigay ang bagong tipan? Objection, moderator. Okay, time pause tayo. Ang aking objection, ang topic natin, seventh day Sabat, iniutos sa Israel. Hindi namin topic kung kanino ibinigay ang bagong tipan. Okay, yan ang objection ni Brother Jando. Brother Edwell, meron ka bang counter-objection? Okay. May counter-objection ako eh. Go ahead. Kasi, ang tanong ko sa kanya, sa bagong tipan, kanino ibinigay ang Sabat? Okay, so ito po, no, mag-ruling ako. Yung topic po natin ngayon na pinag-uusapan ay patungkol po ito dito sa patutunayan ko na ang 70 Sabat ay doon lang inuutos sa Israel ayon sa Biblia at mga referensya.
So, wala po tayong topic dito ngayon na tungkol sa ito po ay dapat strict lang po tayo, no? Brother Edwell, pasensya na po, ah. Strict lang po tayo ngayon sa kung ano po yung napag-usapan. So, I think you can reconstruct your question para po pumasok sa topic. Okay. Sige, wave ko ng time ko. Okay. Meron kang 2 minutes and 29 seconds. Confirm ko lang, wave na yung time? Yes. Okay. So, yan po, mga kapatid, yung unang sabak ng first stand ni Brother John Doe, affirmative side, at saka yung question and answer, tanong ni Brother Edwell kay Brother John Doe. At ngayon po, dadako tayo ngayon sa negative side, no? Isang napaka-gandang talakayan sa gabing ito, mga kapatid. Pakinggan natin si Brother Edwell sa kanyang negative side stand. Ang iyo pong time, mag-uumpisa kapag ikaw po ay magsalita na. Okay. Mga kaibigan, magandang wipo sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon. Dito po sa punto por punto, pinatunayan ni John Doe na ang seventh day Sabbath ay doon lamang sa mga Israelita ibinigay. Ngunit mga kaibigan, tinanong natin siya kung kailan ginawa ang araw ng Sabbath, of which honest naman po siya na doon pa sa paglalang. Doon pa raw sa paglalang ginawa ang Sabbath. Ngunit alam niyo mga kaibigan, almost 4,000 years mula kay Adan hanggang kay Moises, ay kung ang Sabbath pala ay ginawa noong, actually, totoo naman, ginawa ang Sabbath doon pa sa paglalang. Bago, wala palang nangilin dito, wala palang nag-iingat dito na tao. Ano naman ang purpose doon ng Panginoon na ginawa niya pa ito na wala palang mangingilin, wala palang magkikip ng Sabbath na ito, mga kapatid? Okay? So, ang sabi rito, mga kapatid, no? Ang sabi rito sa Genesis 20:26, talatang 5, ang sabi ni ng sulat, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang Moderator, naka-mute si ano, si Edwell. Akala ko ako yung nawala. Brother Edwell, naka-mute ka. Tuloy, napalipat ako ng ano. Sabi niya, hindi raw. Naka-mute ka, bro. So, huwag mong i-mute. Brother Edwell, sandali muna. Balik. Time po na. Brother Edwell, nawala ka po ng sandali, siguro mga 30 seconds. Can you repeat what you are saying? Nawala ako? Yes po, nag-mute ka po bigla. Akala ko po nawala yung aking connection naman ulit. Oo. Go ahead, balik po sa iyo pong stand, negative stand. Okay. So mga kapatid, hindi po consistent na ginawa ng Diyos ang Sabbath at the time of creation bago wala palang nagkikip nito, mga kapatid. Ang sabi po sa Marcos 2:27, ginawa ang Sabbath para sa tao. Ngayon, lilimitahan niya ba na si Adan at Eva hindi para sa kanila ito? Para lang daw sa Israel, mga kapatid? So, yan po ay inconsistent po na almost 4,000 years ginawa ang Sabbath, ngunit hindi para sa tao, hindi para kay Adan, hindi para kay Noe, hindi para kay Abraham, no? Bago ang Israel, mga kapatid. So, dito, mga kapatid, ay talagang sinunod na po ni Abraham, no? Wala mang mababasa na Sabbath po dito sa mga sinunod ni Abraham, pero nandito po, ulitin sa pagbasa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos,
ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautosan. So, mga kapatid at mga kaibigan, si Abraham po ay masunurin. Si Abraham ay tao, kung kaya si Abraham ay saklaw sa araw po ng Sabat, sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa tao. Now, mga kapatid, mga kaibigan, basahin po natin ang binasa ni Jando kanina sa Deuteronomy 5, talatang 5. Ito po ang sabi, mga kapatid. Deuteronomy 5:3 pala. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang. Tandaan po natin, mga kaibigan, yung salitang hindi pinagtibay. Pag sinabi bang hindi pinagtibay, ang ibig bang sabihin wala ng Sabat? Wala pang Sabat noon, mga kapatid? Wala pa bang utos noon tungkol sa Sabat? Hindi nga lang pinagtibay. Ulitin natin. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa ating nga nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. So, mga kapatid, ang pagtitibay nito, itong Sabat na ito, kasama na po ang 10 utos, mga kapatid, ay doon lamang pinagtibay sa huri. Ngunit, nandoon na po ito, mga kapatid. Ang Sabat po ay kinikip na po ito ng mga banal na mga tao na nauna, mga ninuno, sa panahon, sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa kanila, mga kapatid. Basahin po natin ang Job. Ito, magbasa tayo ng Job. Sa Hog 38, Hog 38, talatang 7, ito po ang sabi, mga kaibigan. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Kailan po ito, mga kapatid? Itong akto na ito. Itong pangyayari na ito, mga kapatid, kailan po ito na ang mga bituin ay umawit at ang mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan? Kailan po ito? Noon po itong sa paglalang, mga kapatid, kung kailan nilalang ang tao sa pang-anim na araw, kinabukasan ay Sabat sa Panginoon, mga kapatid. Sila po ay nag-aawitan at naghihiyawan sa kagalakan, mga kapatid. O, patunayan po natin na ito po ay sa paglalang. Dito po, sabi rito sa talatang 3, bigisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandun? Nang ilagay ko ang mga patibayan sa lupa, ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sino naglagay ng mga sukat niyaon? Kung iyong nalalaman o sinong nagunat ng panukat diyan. So, mga kapatid, mga kaibigan, etong sitwasyon ito, etong senaryong ito, mga kapatid, ay doon po ito sa paglalang, mga kapatid. Kailan ginawa ang Sabat, mga kapatid? Sa paglalang. Noong pang-7 araw ng Sanlinggo, mga kapatid. Okay? So, kumbaga, hindi po pwede na si Adan at Eva sa pampitong araw ng paglalang na kung saan ang Diyos ay kanyang pinabanal ang araw ng Sabat, binasbasan at ipinagpahinga. Hindi tama na si Adan at Eva ay hindi sumali doon. Sila po ay nandoon sa katuwaan, mga kapatid, sa paglalang ng buong sanglibutan. Ngayon, mga kapatid, ano po ang ibig sabihin? Ano po ang pinaka mithiin ng Diyos? Bakit kanyang inuutos na ingatan o kaya pagkabanalin ang araw ng Sabat, mga kapatid? Talatang 11, ito po ang sabi. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7th araw, nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So, mga kaibigan, ano ang dahil?
ano ang layunin ng Diyos? Bakit kanyang iniutos na ipangilin ang araw ng Sabat upang alalahanin kung sino ang may lalang? Upang kilalanin kung sino ang may lalang ng lahat ng mga bagay, mga kapatid. At ang inuutosan nito ay ang tao lamang, ang hayop hindi po kasama, mga kapatid. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ngayon, basahin po natin, mga kapatid, para ma-review po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa pangpitong araw, mga kapatid. Ang sabi po rito, at ng Genesis 2:2-3, at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So kailan ginawa ang araw ng Sabat, mga kapatid? Sa pangpitong araw. Paano niya ginawa? Binasbasan, ipinagpahinga, at itinangi, mga kapatid. Therefore, ang Sabat na ito ay para sa tao, mga kapatid. Kung ikaw ay tao at hindi unggoy, para ka dito. Ang Sabat na ito ay para po sa kapakanan ng tao. Talatang 9, okay? Talatang 9 ng Exodus 20, ito po ang sabi, mga kapatid. Okay, talatang 9, kabanata 20, ito po ang sabi. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So mga kapatid, mga kaibigan, eto na ngayon. Dito na ngayon, nabuksan po ang ating isipan na ang Sabat pala ay hindi para lamang sa mga Israel, no? Maging sa taga-ibang lupa, mga kapatid, okay? Na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So ibig sabihin, hindi lamang sa mga Israelita, kundi para din po sa mga foreigner. Now, eto, dagdagan po natin ang talata, mga kapatid. Isaiah 56:2, ang sabi po rito, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng Sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. So, ano po ang turing ng Panginoon, mga kapatid, sa mga taong nag-iingat ng araw ng Sabat? Mapalad. Okay, now, talatang 6, mga kapatid. Sabi rito, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging kanyang mga lingkod. Bawat nangilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. So mga kapatid, mga kaibigan, para lang ba sa Israel ang Sabat na ito? Maging taga-ibang lupa, mga kapatid. Alam kong si John Doe ay tao din po ito. Therefore, ang Sabat ay para din po sa kanya. Now, mga kapatid, takbo po tayo sa bagong tipan. Okay? Sa bagong tipan, mga kapatid, nangilin din po ba o kay nagsasabat din po ba ang hindi mga Hudyo? Opo. Gawa
Gawa 13, talatang 43. Ito po ang sabi, mga kapatid. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo. O, tandaan po natin, mga kaibigan, itong salitang nangaging Hudyo. Sa English po ay religious proselytes. Okay, ibig sabihin, hindi ito Hudyo, no? Religious proselytes. Okay, litin ko. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga. One minute. Okay. Ay, litin ko. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo, masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila ay hinimo na magsipanitili sa biyaya ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, so sa 48 po, sabi po rito, 48, at nang marinig ito ng mga hintil ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya at ang lahat ng mga itinlaga sa buhay na walang hanggan. Therefore, hindi lamang po Hudyo, hindi lamang po mga Israelita, kundi ang mga kagaibang lupa, mga hintil na nakikilakip sa Panginoon. Okay, back to you, Mr. Moderator. Okay, tamang-tama lang sa oras, no? Tamang-tama lang sa oras yung ating kapatid. At yun po, natapos yung negative side. Bago po tayo dumako sa sunod naman na tanungan portion, bigyan muna natin ng pansin yung atin pong mga kapatid na nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating live dito po sa Punto por Punto. Umabot po tayo ngayon sa Punto por Punto ng live concurrent viewers ng 529. Dito po yan sa Punto por Punto. Plus dito po sa Katotohanan Ito Pag-usapan YouTube channel, meron din po tayo ditong 122 viewers. At maging sa mga nasa Facebook pa ngayon, so marami ngayon ang nakasubaybay sa atin. At marami yung nanonood at marami yung talagang may interest, no, sa pakikipagpakinig sa talastasang ito. At ngayon, mga kapatid, dadako naman tayo sa sunod nating gawain, in which tayo po ay magkakaroon naman ng 10 minutes cross-examination of our affirmative side saka sa negative side na nagbigay po ng kanyang first stand o unang pahayag. So, again, sa bawat tanong at sagot ay hindi ilalagpas sa 20 seconds. Yun po ating rule number 9 na kapag tatanungin, kailangan yung sagot ay hindi ilalagpas sa 20 seconds or else ako magsasabi ng next question kapag lumagpas na ang time niya. Okay? Yan. So, Brother Jando, are you ready for your cross-examination? Yes, bro. Ready na, bro. Okay, dahil ready na si Brother Jando, ang kanyang time ay mag-uumpisa sa pagsalita niya o pagtanong niya. Okay, unang tanong. Sumasang-ayon ka ba na based sa nabasa ko, ito ay iniutos sa Israel? Yes or no? Yes, iniutos sa Israel, pero hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin ang mga taga-ibang lupa, pwede rin silang magsasabat, kapatid. Next question. Saan mo nabasa na iniutos ang pangingilin ng sabat sa ibang lupa? Okay. Exodus 20, talatang 10. Basahin ko pa ba? O hindi na? Hindi, moderator's time, ha? Brother Edwell, no? Yung obligation mo pa ngayon is to answer the question ng atin pong affirmative side. So, sasagot ka lamang po, no? Hindi ka po yung magtatanong ngayon. You have your time for asking the question. So, our time will resume. Okay? Okay, next question. Tapos ka na ba sa sandali. Tapos ka na po ba, Brother Edwell, sa pagsasagot? Sige, basahin ko. Okay, pero yung time mo is
20 seconds lang, ha? Oo. Good. So, ang sagot ay para din sa mga taga-ibang lupa. Basahin kong tala, 20 verse 10 ng Exodo. Ngunit ang araw na ikapito ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae. Next question. Yan yung baka. Next question. Sino ang kausap sa Exodo 20 versikulo 10? Okay. At tinatanong mo kung sino ang kausap? Si Moises. Ngunit ang sabat ay hindi lamang para sa Israel, ngunit para rin sa mga taga-ibang lupa tulad nating mga Pilipino, Mr. Jando. Next question. Next question. Sumasang-ayon ka ba na ang kausap sa Exodo 20 versikulo 10 ay yaong inilabas sa Ehipto? Yes or no? Yes, sumasang-ayon na ako na ang kausap ay mga Israel yung inilabas. Ngunit ang sabat ay para din sa mga taga-ibang lupa, para din sa hintil na tulad natin, Mr. Jando. Next question. Ayon sa Exodo 20 versikulo 10, pati sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Saan naninirahan ang mga dayuhang ito? Next, ano? Pagkisagot. Okay, para sa mga naninirahan din ng mga taga-ibang lupa. Ngunit, ang pinatulayan mo kasi na ang sabat ay para lang. Objection, moderator. Para din pala. Okay, time sa pause, time pause tayo. Sandali, Brother Edwell, sandali lang. Time pause muna tayo. Merong objection? Affirmative? Ang tanong ko, moderator, hindi niya sinasagot. Ang sabi sa talatang Exodo 20 versikulo 10, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Ang tanong ko sa kanya, saan naninirahan ang mga dayuhang yan? Okay. I think merong tanong sa iyo, Brother Edwell, na can we consider it sa categorical, saan naninirahan? Sasagutin mo ba yung tanong, yung saan naninirahan? Kung sasagutin mo po, i-resume. Yes, Mr. Moderator, nasagot ko kanina na yung mga naninirahan. Ang tanong ko lang po kung sasagutin mo, kasi i-resume ko yung time kapag yes yung sagot mo sa sasagutin mo. Yes, at saka sinagot ko kanina, Mr. Moderator. Bro, okay, sasagutin mo, i-resume ko yung time, ha? Yung time ay mag-resume if you speak. Okay. Oh, sige. Yes. Okay. Ang tanong mo kanina, saan naninirahan? Well, ang sabi rito, taga-ibang lupa na nasa loob ng inyong mga pintuan. Ito ay nagpapatunay na ang sabat ay hindi pala exclusive lang sa mga Hudyo, ngunit para din sa mga dayuhan na naninirahan sa kanila. Kaya bali ang iyong paksa. Next question. Sabi mo naninirahan sa kanila. Yung kanila, kung saan naninirahan ang mga dayuhan, yan ba ay sa Israel? Well, Israel, naninirahan sa kanila. Ngunit, bagamat sa kanila, dayuhan pa rin sila, hindi sila Israel. Ngunit, sila din po. Ang sabat ay para din po sa kanila sapagkat sila'y tao, Mr. Jando. Maging ikaw, tao din. So, sumasang-ayon ka na ayon sa kautusan, ang mga dayuhan na naninirahan sa Israel ang siyang kasama sa inutusan. Yes or no? Yes, kasama sila ng mga dayuhan, Mr. Jando. Kaya hindi exclusive ang sabat para sa mga Hudyo lamang, ngunit para din sa mga dayuhan, Mr. Jando. Next question. Next question. Ano ang pagkaunawa mo sa salitang dayuhan? Pag sinabing dayuhan, hindi Hudyo, hindi Israel na nakikipamayan sa kanila, Mr. Jando. Tulad mo, hindi ka Israel, di dayuhan ka, foreigner ka, kailang pango naman ang ilong natin. Ikaw ba, next question. Ikaw ba ay dayuhan sa Israel o hindi? Well, dayuhan din tayo nito sapagkat hindi tayo Israel. Okay? Kaya ang sabat ay para din po sa atin, Mr. Jando, sapagkat ang sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Next question. Paano ka naging dayuhan sa Israel eh nasa Pilipinas ka lang naman? Well, Mr. Jando, ang sabi rito ay ang maging taga-ibang lupa. Okay? Ngayon, balik doon sa
doon sa Isaiah 56:6, wala na pong sinabi doon na nanirahan sa kanila. Basta't nakikilakip sa Panginoon, Mr. Jando. Tulad ko, tulad namin mga next question. Nakikilakip sa next Panginoon. Question na po. Ulitin ko, ikaw ba'y dayuhan sa Israel? Sabi mo, yes. Paano ka naging dayuhan doon? Nasa Pilipinas ka lang naman naninirahan ngayon. Yes, dayuhan ako, Mr. Jando. Sapagkat ako ay hindi Hudyo, nakikilakip din ako sa Panginoon. 56:6 ang sabi rito. Sabi ito, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon. Nakikilakip ako sa Panginoon. Bagamat sa Pilipinas, nakikilakip ako sa Panginoon. Next question. Ang sapat ay para sa akin. Next question, next question. Ikaw ba'y nasa Israel ngayon naninirahan sa kanilang mga pintuan daan? Yes or no? No, hindi ako ngayon sa Israel naninirahan. Ngunit ako'y nakikilakip sa Panginoon, Mr. Jando, Isaiah 56:6. Sa sino bang nakikilakip sa Panginoon, ang Sabat ay para sa kanya. Maliban sa iyo, kung ayaw mo makikilakip sa Panginoon. Next question. So inaamin mo ngayon na ikaw pala hindi naninirahan sa kanilang mga pintuang daan. Yes or no? Yes, tama yan. Ngunit ako ay nakikilakip sa Panginoon. Therefore, ang Sabat ay para din sa akin. Ewan ko lang sa iyo, kung gusto mo ay makilakip sa Panginoon, nasa iyo yun. Pero kung gusto mo makilakip sa Panginoon, magsasabat ka rin tulad ng mga Hudyo. Next question. Mababasa ba sa Isaiah 56:6 na ang mga taga-ibang lupa na nasa kanilang sariling lupa at wala sa Israel ay kasama sa ano? Sa mangingilin? Yes, mababasa ako. Basahin ko. Gayon din, ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon, nababasa. Next question. Next question. Sabi mo ngayon sa mga taga-ibang lupa na nakikilakip, anong pagkaunawa mo sa taga-ibang lupa na nakikilakip? Ang pagkaunawa ko na kinikilala ang Panginoon, kinikilala ang may lalang ng langit at lupa at kinikilala ang Panginoon ng Sabat. Ang Panginoon ng Sabat ay si Kristo, nakikilakip kami. Kung kaya kami ay nagsasabat sapagkat kami ay may malapit na relasyon sa Panginoon, Mr. Jando. Nang ginawa ang Diyos ang seventh day Sabat, yun ang topic natin, seventh day Sabat eh. Nang ginawa ng Diyos ang seventh day Sabat, ito ba ay iniutos agad sa tao? Yes or no? Yes! Iniutos ito kung kaya't pagdating doon kay objection, Moses, moderator. Alalahanin na lamang sapagkat okay, okay. Time pause. Excuse, time pause. Meron tayong objection. Go ahead, affirmative. What is your objection? Ang tanong ko ay iniutos agad. Hindi ko tanong okay. Kung ito iniutos ba. Ang tanong ko, okay. Ito ba ay iniutos agad sa tao o hindi? Okay. So, kuha ko na yung objection. Brother Edwell, meron ka bang counter-objection? Counter-objection, Mr. Moderator. Nasagot ko po, yes. Yes, ang sagot niya, Brother Jando, sa categorical mo na tanong and nagpaliwanag siya. Okay, next question. Saang okay, sandali lang ha. Resume the time. Go ahead, Brother Jando. Pag nagsirita ka, resume the time. Saang talata sa Biblia pagkatapos gawin ang Sabat ay iniutos agad sa tao? Okay. Walang litra por litra na iniutos agad. Ngunit, sa paglalang na yon, ang mga anak ng Diyos at ang mga bituin ay nagsiawit ng katuwaan, ng kagalakan sa Panginoon dahil sa paglalang. Next question. Okay. Dahil walang mabasta letra por letra, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na pagkatapos dalangin ng Sabat ay iniutos agad ito sa tao? Well, Bible scholars, di mga aklat namin. Sino nga, bro? Sino nga? Yung aming disarobedience. Objection, moderator. Objection, moderator. Okay. Time pause. Meron tayong 1 minute and 33 seconds. What is the objection? Affirmative? Siya ay Seventh-day Adventist at tumingi ako ng Bible scholar at ang kanyang ibinibigay ay self-serving evidence dahil mga scholar lang nila. Ang hinihingi ko is Protestant scholar or Catholic scholar na nagsasabi na
Pagkatapos lalangin ang Sabat ay iniutos agad sa tao. Okay. Brother Edwell, meron kang counter objection? Okay, wala akong counter objection. Sabi ko, mga aklat okay, namin, bro, Bible scholars. Okay, magro-ruling ako, wala kang counter objection. So magro-ruling ako, according sa ating kasi Brother Janda, no? According sa ating rules dito sa debate, yung ano mo, yung title ay patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Wala naman tayong naka-specific dito na ganito yung gagamitin. So pwede mo sigurong gamitin yung Brother Janda sa rebuttal mo mamaya, yung patungkol sa sinasabi mo sa kanya. Yung kanyang reference na gustong gamitin, Brother Jando, ay yung kanilang mga scholar sa Seventh-day Adventist. Okay. Next question. Okay, sandali lang. Time resume. Brother Jando, go ahead. Ipinangilin ba ni Abraham ang Seventh-day Sabbath? Yes or no? Yes. Sapagkat ito'y kanyang sinunod ang bilin, mga utos, mga kautusan at mga palatuntunan, Master Jando. At ang kautusan ng Diyos ay 10 utos, di ba? O Exodus, binasa mo ito kanina. Exodus 20, talatang 2. Ang 10 utos ay kautusan ng Diyos na tinutupad ni Abraham. Kung kahit ang tanong mo, yes, Master Jando. Next question. Doon sa Exodo 20 na ginamit mo ngayon bilang sagot, buhay pa ba si Abraham yan? Yes or no? Hindi na buhay. Kaya lang, ang 10 utos ay utos ng Diyos. At ayon sa Genesis 26:5, sinusunod ito ni Abraham at si Moises din ang may sulat nito, Mr. Jando. Ang 10 utos, utos ng Diyos, ang sabi ni Moises, sinusunod ni Abraham. Si Abraham okay, din ang next may question sulat. And last question na lang kasi 30 seconds. Ayon sa Biblia, anong utos ang sinunod ni Abraham? Ang pangingilin ba ng Seventh-day Sabbath o ang ialay ang kanyang anak? Anong utos? Seventh-day Sabbath kasama doon sapagkat ang Seventh-day Sabbath utos ng Diyos. Ang sabi ni Moises, sinunod ni Abraham ang kanyang utos, mga utos, kautusan at mga bilin. Ang 10 utos, ang 70 sabat ay utos ng Diyos. Time's si Moises up din ang may sabi noon, Mr. Jando. Okay, okay, napakaganda at napakainit na banggaan ng kanila pong talakayan dito mga kapatid sa ating ngayong online debate. Napaka galing naman ng ating mga kasamahan, yung ating mga kapatid sa pagtanong at pagsagot. At ngayon mga kapatid ay yan. Bago tayo dumako naman sa next nating segment o gagawin, ay bisitahin muna natin muli yung ating mga kapatid dito. No? Magbabasa muna ako ng kahit 5 comment nandito sa Reverend Father Darwin Gitgano YouTube channel. Umabot na po ngayon ng 652 viewers, dito po tayo. Unahin natin yung pinakaunang nag-comment dito, si Sonia Candava. Happy birthday sa ating simbahang Katoliko, kaya happy birthday sa ating mga Katoliko. Tama po ba, Bro Jando? Okay, kaghapon po yan, no? At dito kay Irvin Pederna TV. Yan, blessed evening everyone. Alan Formantera 2007. Go, go, go lang, Bro Jando. Kay Northwind Way. Grabe. Okay. So, okay. Good evening watching from OAOM. Okay. Yan. Dito naman po tayo ngayon dito sa ating katotohanan at pag-usapan. Of course, meron tayong 177 viewers. Live concurrent viewers po natin ngayon dito sa ating YouTube channel. Yan. Hello po sa inyong lahat. At yan po. Dadako tayo ngayon sa susunod naman nating gawain sa ating debate. Ito po ay magkakaroon tayo ng 10 minutes. 10 minutes po na rebuttal at saka 7 minutes yung cross-examination. So, uunahin natin muli yung atin pong affirmative side para po sa kanyang rebuttal na 10 minutes. Okay, siset ko lang yung time for 10 minutes, okay? Brother Jando, your time will start kung magsasalita ka na po. Okay, thank you. Ayan. So, aking iriribat yung mga pinagsasabi niya. Tinanong ko siya,
nang ginawa ang Sabat, ito ba ay iniutos agad sa tao? Sabi niya, yes. Biblically, no. Ang Diyos ay binasbasa ng Sabat at siya'y nagpahinga. Walang mababasa na ito'y kanyang iniutos sa tao. Pangalawa, walang sino mang Bible scholar ang sumusuporta na pagkatapos niyang lalangin, abasbasan, ang araw ng Sabat ay kanyang iniutos agad sa tao. Sabi niya, yung scholar nila. ibig sabihin, gawa-gawa lang nila. Bakit? Scholar nilang sumusuporta eh. Yung ibang Protestant scholar sumusuporta ba? Pag hindi, sila lang ang naninindigan dyan, gawa-gawa nga nila. Oh, at based naman sa sinasabi ni San Pablo sa 2 Timoteo 4:3 hanggang 4, na darating ang panahon na mga tao hindi na makikinig sa tunay na aral kundi sa mga katang-isip na lamang. Sila ay mamimili ng mga tagapangaral na magtuturo sa kanila ng gusto lamang nilang marinig. At yan ang nangyayari ngayon kay Eduel. Pangalawa, sabi niya, ipinangingilin daw ni Abraham ang seventh day Sabat dahil sa sinasabi na tumupad siya sa mga utos. Mali yun. Kahit sino mang Protestant Bible scholar ay walang nagsabi ng mga utos na sinunod ni Abraham kasama doon ng pangingilin ng seventh day Sabat. Bakit? Dahil hindi nga ibinigay yun sa panahon ni Abraham. Oh, ano ang sinunod ni Abraham? Nang ialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Yun ang kanyang sinunod. Dahil doon, pinuri ng Panginoon si Abraham. Wala doon yung ano, sariling conclusion lang nila. Nung ako'y nasa Seventh-day Adventist pa, hinanapan ko mga kasama ko na maglabas ng referensya na kasama ang Sabat sa sinunod ni Abraham, ni isa sa kanila walang nakapaglabas. Pero pare-pareho yung kanilang mga sinasabi, kabilang ang Sabat. Nasaan nga ang ebidensya? Wala na ako doon pero wala pa sila na nailalabas hanggang ngayon. Pangatlo, nang banggitin ang Marcos 2:7, tapos na bang ibinigay ang Sabat sa mga Israel, ang seventh day Sabat? Ang sagot ay yes. Natural, sasabihin doon, ibinigay sa tao dahil matagal nang ibinigay sa tao. Hindi ibig sabihin na sinabi doon, ibinigay sa tao kasama ni Sena Adan dahil tao. Fallacy yun. Yun ay isang fallacy argument. Sinabi niya, si Adan, tao. Sabi doon, binigay sa tao. Therefore, kasama si Adan sa binigyan. Fallacy ang ganyan. It's a misleading argument. Bakit? Sinabi yun sa Marcos 2:7 at 27, dahil tapos nang naibigay sa mga Israel ang pangingilin ng Sabat. No. Ano pa sinabi niya? Pinagtibay sa ating mga ninuno, hindi ito pinagtibay. Sabi niya, pag sinabi hindi pinagtibay, andyan na, hindi lang ipinagtibay. Oh, andyan na nga, pero hindi pinagtibay. Ibig sabihin, hindi iniutos. Hindi iniutos, hindi nga pinagtibay eh. Oh, basahin natin yan sa ang salita ng Diyos, Deuteronomy 5:3, hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno. Ano ibig sabihin ng hindi pinagtibay? Hindi niya ito ginawa. Alin? Ang pag-utos nun. Kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Yung nabubuhay sa panahon ni Moises, silang inutusan. Sa kanila ginawa ang pag-uutos. Hindi ginawa ang pag-uutos sa kanilang mga ninuno. So, ang ibig sabihin ng hindi ipinagtibay means hindi iniutos. Sa kanya, iniutos na eh.
Baligtad. Ngayon, gumamit naman siya ng 38:7 ng Hob. O di, basahin natin ang sinasabi sa Hob 38:7. Ginamit niya ito, hindi ba? Sabi dito, ay, ito. Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa mga sa umaga, nagsisigawan sa tuwang lahat ng anghel. Ang sabi niya, ito ay nangyari sa panahon ng creation. Yan. Pero, sino kausap? Sino kausap? Sabi kasi sa tres, kasi ginamit niya ang tres, humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. Hala, humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. Aba, mayroon palang kausap. Ano sinabi niya? Nasaan ka nung nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang may alam ka, sabihin mo sa akin. May kausap siya. 5. Alam mo ba kung sino ang nagpasya ng magiging lawak ng pundasyon at sukat nito? Sino ang may hawak ng pundasyon ng mundo? At sino ang naglagay ng pundasyon na ito? Habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel. Meron ba siya sinabi nangingilin ng sabat? Sinong kausap dyan? Simula natin sa uno para malaman natin. Yan ba'y panahon ng creation? Pagkatapos sinagot ng Panginoon si Hob mula sa ipo-ipo. Ay! Si Hob palang kausap. Nang mag-usap ba si Hob at ang Panginoon, panahon ba yan ng creation? No. Tinanong siya, nasaan ka nung ginagawa ko? Oh, may sinabi ba siya doon na nangingilin ang sina Adan at Eva? Ang kanyang interpretation, may kausap na tao sa panahon sa creation. Eh, sino taong kausap dito panahon sa creation? Aba, ang layo na kanyang sentido, ang sentido niya, hindi mo niya sinabi, si Adan at si Eva. Pero ang uno, si Hob palang kausap. Tingnan niyo ha. Pagkatapos, sinagot ng Panginoon si Hob mula sa ipo-ipo, sinabi niya, sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan? Ang mga sinasabi mo ay nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. Humanda ka, sagutin mo ang aking mga tanong. Ayan, tuloy mo lang. At darating ka sa 7. May sinabi ba sa 7? Sabi niya sa creation niya nangyari. Oh, sabi niya sinong tao ang inutusan diyan? Walang tao ang inutusan diyan. Yan ay parang sagutan sa pagitan ni Hob at ng Panginoon. Na sino ka para mag-alinlangan? Nasaan ka ba? Oh. May sinabi ba doon na nangingilin ang sina Adan at Eva ng sabat? Wala. Ginamit niya ang Hob 38:3-7 out of context. No. Ano pa? Sino bang kausap dyan? Si Hob. Kailan nangyari yan? During creation ba? No. Yan ang pag-uusap na yan ay nangyari nung si Hob ay nandyan na kausap ng Panginoon at hindi yon creation. Ano ba naman yan? Oh, next. 1 minute left. Oh, ginamit naman niya ngayon yung Exodo 20:9-10 na naninirahan sa kanilang mga pintuang daan. Ano ang ibig sabihin na naninirahan sa kanilang mga pintuang daan? Naninirahan sa Israel? Sabi niya, siya daw ay dayuhan. Ano ba yung sabihin ng dayuhan? Foreigner. Yung Amerikano ba foreigner sa kanil sa Amerika? Hindi foreigner ang Amerikano sa Amerika. Kailan naging foreigner ang Amerikano? Pag pumunta sa Pilipinas. Bakit? Taga-ibang lupa sila. Kaya foreigner sila sa Pilipinas. Pero kung ang Amerikano ay nasa Amerika, hindi sila foreigner doon. Ito naman si Edwell, tanong ko sa kanya, nasa Israel ka ba ngayon? Sabi niya, hindi. Eh, hindi, paano ka naging foreigner doon? Taga-ibang lupa ako, taga-ibang lupa ka nga, pero nandoon ka ba? Kahit taga-ibang lupa time's ka. Up. Ayun. Oh, sige na. Okay.
Yan, oh, tapos na yung 10 minutong rebuttal ni Brother Jando, mga kapatid. At ngayon, dadako naman tayo. Pero bago tayo dumako sa question and answer o tanungan ni Brother Edwil sa kay Brother Jando, silipin mo natin muli yung ating pong YouTube channel dito dahil padami ng padami at paganda ng paganda pa yung mga komento ng ating mga kapatid dito mismo sa Punto por Punto. 694 viewers na po yung Punto por Punto YouTube channel, hindi ko masilip yung Facebook. At marami na po yung nagko-comment. Isa dito sabi niya, okay, sabi dito, matagal nang patay si Abraham. Sabi ni Nega Tibeti. Sabi din ni Rachel Timonira. Iba kasi sa mga Protestante, kung may mababasa lang, ayun na ang wala man lang alam kung paano sinasabi, saan address ang sulat. Okay. So yan po yung mga nakatutok ngayon dito sa atin. Oy, 700 watching, no? Live concurrent viewers sa ano po, no, sa Reverend Father Darwin Gitgano Punto por Punto, and also 172 na bumaba tayo ng 73 bumaba tayo ng 4 dito po sa ating katotohanan, ating pag-usapan YouTube channel live din po tayo ngayon, at saka sa Mr. Curious Catholic, Mr. 721 Catholic, Kaabag sa Simbahan, yon live din po tayo pala, no. Hindi ko kanina na ano na malayan na yun po, nag-live pala si Brother Jun Ray sa ano po, no, sa Kaabag. Sa mga Kaabag naman po, meron po tayo ditong live viewers na 24. Yan. Maraming salamat po, no, sa inyo pong pagsubaybay. And ngayon, mga kapatid, dadako tayo ngayon sa mga tanong ni Brother Edwell. Brother Edwell, are you ready to ask the question to Brother Jando? Ready. Ready. Okay, I will set the time in 7 minutes. Okay. Sa pagsasalita mo po, Brother Edwill, mag-start po yung ating time. Mr. Jando, ang sabi mo, ang Amerikano ay hindi dayuhan kung naninirahan sa Amerika. Yes or no? Yes. Pag ang Amerikano ay nasa Amerika, hindi siya foreigner. Magiging foreigner lang siya pag dumayo sa ibang lugar. Yun. Next question. Sino yung dayuhan sa Israel na naninirahan sa Israel? Kahit sinong hindi taga-Israel na naninirahan doon, ang tawag dayuhan. Pero ikaw na nasa Pilipinas lang, hindi ka naman nakatapak sa Israel, hindi ka dayuhan doon. Okay. So sang-ayon ka na yung dayuhan na iyon ay nangilin ng araw ng Sabat, yes or no? Yung dayuhan na nasa Israel nangingilin ng Sabat noon, yes. Pero ikaw na hindi naman dayuhan sa Israel, hindi ka kasama doon. Next question. Okay. Ang pinapatunayan mo na ang seventh day Sabat ay inuutos lamang sa Israel, ngayon, dahil sa ang dayuhan ay kasali din pala sa pangili ng araw ng Sabat, ibig sabihin, binawi mo na ngayon ang iyong paksa, Mr. Jando, yes or no? No, hindi ko binabawi. Bak sinabing dayuhan sa Israel, nasa Israel. Kaya ang utos na ibinigay lang sa Israel, nandoon lang sa Israel yan, nagiging valido. Next question. Mm-hmm. Okay. Ang pinatunayan mo, Mr. Jando, inuotos lamang ang 70 Sabat sa Israel. Di ba yun ang yes or no? Yes, sa Israel. Kung nakinig ka sa aking affirmative stand kanina, sinabi ko, pati ang mga hintil na naninirahan sa Israel under sa kanilang batas. Sabi ko kanina sa affirmative stand ko. Kaya yung mga dayuhan, Amerikano, Pilipino, Incheck, na nasa Israel, under sila. Pero ikaw na wala next sa Israel, question, hindi ka kasali dun. Okay. Sa makatuwid, ang mga dayuhan, inuutos din pala ng Diyos ang Sabat para sa mga dayuhan, yes or no?
Kung sila ay nasa Israel, yes. Kung sila ay wala sa Israel, no. Halimbawa, Amerikano, nasa Amerika, hindi sila kasama doon. Next question. Okay. So, sa ngayon, Mr. John Doe, ang ibig palang sabihin na ang Sabat ay hindi lamang para sa Israel, kundi para din sa mga dayuhan. Yes or no? Ang ibig sabihin nun, pag sinabing dayuhan na nasa Israel... Moderator's time, sandali bro, kasi kanina ko pa napapansin. Bro, meron siyang categorical question kasi sagot ka muna yes or no para patuloy tayo sa pagsasagot. No. Matalag yung oras mo. Oh. No. Hindi kasama ang mga nasa kanilang lugar. Gaya mo halimbawa, Pilipino ka, nasa Pilipinas ka lang naman, so wala ka sa Israel, hindi ka dayuhan doon, hindi ka kasama sa utos. Next question. Ulitin ang tanong. Ang sabi mo, ang Sabat ay exclusive lamang para sa Israel. Ngunit ngayon, pwede rin pala ang mga dayuhan na naninirahan sa kanila. Yes or no? Moderator, objection? Objection, okay. Time pause muna tayo. 3 minutes and 20 seconds. What is the objection? Affirmative? Sinabi ko na yan kanina, moderator, na yan ay kabilang sa aking affirmative stand. Nung ako'y nagsimula, kahit i-replay pa niyang video, moderator, sinabi ko yan, na ang mga hintil na naninirahan sa Israel, sabi ko kasi, doon lamang sa Israel iniutos. Israel, sinabi ko pa kanina, moderator, yan ay referring sa bansa. Referring sa bansa. Therefore, mga Israelita at ang mga dayuhan na nasa Israel. Kasi ang sinabi ko, ang tema ko, tindig ko, tumutuko yan sa bansang Israel. Ang seventh-day Sabbath ay iniutos lang doon sa bansang Israel. Yan ang aking affirmative stand kanina. Ang tanong niya ngayon, para bang gusto niya akong pakontrahin sa stand ko kanina. Hindi. Yan nasa ko yung mulilukan na kanina. Kung narinig mo, moderator, sinabi ko niya sa affirmative stand ko yan. Okay. That's normal. Okay, Brother Edwill, meron ka bang counter-objection sa objection ni Brother Jando? Counter-objection, Mr. Moderator. Go ahead. Okay. Pinanong ko yan kanina before this. Ang sagot niya kasi ay no. Kaya inulit ko, madali lang naman sagutin yes or no ang tanong ko, di ba? Na iyong pinatunayan na ang Seventh Day Sabbath ay para sa Israel lamang, ngunit kasama din ang mga dayuhang naninirahan sa kanya. Yes or no lang naman, madali lang sagutin. Okay. Moderator's time, ha? Ako muna. Okay, ganito yung ruling ko. Tama kasi yun, no, Brother Edwell. If you are listening sa first stand kasi, binanggit naman talaga kasi, not just because I am a Catholic, no, this is not a biased statement. Tama naman si Brother John Doe na binanggit niya yon na it refers to the, ito yung topic ko, babasahin ko muli. Patutunayan ko na ang 70 Sabbath ay doon lang iniutos sa Israel. So, ibig sabihin, it's referred to the bansang Israel ayon sa Biblia at mga referensya. At nailatag niya naman po, kahit yung mga dayuhan, pero nakatira doon. Nakatira mismo sa loob ng Israel. Yun yung paulit-ulit na sinasagot sa iyo, Brother Edwell. I think yung sagot, yung tanong sa sagot mo, Brother Edwell, ay nasagot na yung tanong mo. Pero, kung gusto pong ipilit muli, pwede ka namang reconstruct the question to connect your question. Can we proceed? Well, pwede maka-object ulit, Mr. Moderator. Pasensya na po. Tatanong lang ko sa iyo kung magpo-proceed ka ba sa tanong mo o ano ba yung mangyayari dito? Sige, iwanan ko na yun. Okay, go ahead. Your time will resume if you speak. Okay, thank you very much. Next question, Mr. John Doe. Sino ang sumulat sa Genesis 26 verse 5? Objection, moderator. Okay, time pause muna tayo. Meron namang objection ulit. Okay, go ahead sa objection. Hindi natin topic kung sino ang mga author ng mga aklat. Ang topic natin ngayon is patutunayan ko
na sa, doon lamang sa Israel iniutos ang seventh day Sabbath. Yun ang topic ko. Okay, okay. Okay, nakuha ko. Brother Edwell, meron ka bang counter objection sa kanya? Yes, Mr. Moderator. Counter objection. Ang akin pong posisyon ay gibain ang kanyang ipinagtayo. Okay. Kaya nga po, itinatong ko yung Genesis kung sinong sumulat sapagkat ang sabi niya, si Moises ang nagbigay ng sampung otos. Pasok po sa paksa yung tinatanong ko, Mr. Moderator. Okay, okay. Moderator's time, magro-ruling po tayo. Okay. I understand your side as a negative. Nagigibain yung stand ng affirmative. But we will should to stick on our topic. Patutunayan ko na ang 70 Sabbath ay doon lang inuutos sa Israel ayon sa Biblia at mga referensya. So yung pagtanong mo po kasi, sino yung author, it's a different topic po yun. So pwede naman po yung pag-usapan sa susunod na topic, mag-debate kayo ulit, sino yung author ng Genesis, may tututol ba dyan? O pwede natin pag-usapan yan. Okay? So proceed to your question, reconstruct your question, brother. Okay. Mr. Janda, tanong ko. Ang sumulat sa Genesis 26:5 na si Abraham ay sumunod sa utos ng Diyos, ito ba ay si Moises, yes or no? Okay, sagutin ko na nga lang. Oh, yes. Si Moises ang nagsulat ng Genesis. Pero walang sinabi si Moises na nangilin ng 7-day Sabbath si Abraham. Next question. Hey. Ang sampung utos ba ay utos ng Diyos? Yes or no? Oh, sorry, objection, sorry. Moderator. Ang 7-day Sabbath ay utos ng Diyos? Yes or no? Bro, I think nagkamali lang siya sa pagbigkas ng tanong niya. Na-reconstruct niya naman. Okay. Do you want to object? Sagutin ko na lang. Okay, go ahead. Yes, ito ay utos ng Diyos sa mga inilabas sa Ehipto. At hindi kasama si Abraham sa inilabas sa Ehipto. Next question. Hey, sinasangayunan mo na ang 70 Sabbath ay utos ng Diyos. Ito ay tinutupad, ang utos ng Diyos ay tinutupad ni Abraham, yes or no? No. Ang sabi ko kanina, ang 7-day Sabbath iniutos sa mga inilabas sa Ehipto. At hindi kasama si Abraham sa inilabas sa Ehipto. Yun ang sabi ko kanina. At sana follow-up question, sangayon doon sa sagot ko. Next question. Okay. Ngunit sangayon ka na si Abraham ay tinupad niya ang utos ng Diyos. Yes or no? Yes, ang tinupad ni Abraham na utos ng Diyos ay ang ialay ang kanyang anak at hindi ang pangingilin ng 7-day Sabbath. Next question. Okay. Sa Genesis 26:5, nasasabi ba doon na ang utos yung pag-aalay ng kanyang sariling anak sa talatang 5? Yes or no? No, walang binanggit dyan na ang kanyang yan ay pag-aalay ng anak. Pero based sa history ni Abraham, ang utos na kanyang sinunod ay ang ialay ang kanyang anak. At walang history na nasasabing nangilin dyan ng 7-day Sabbath. Next question. Okay. So, walang history nangilin, ngunit ang 7-day Sabbath ay utos ng Diyos. Yes or no? Ulit ang tanong, ulit ang sagot. Yes, utos yan sa inilabas sa Ehipto. At hindi kasama si Abraham sa inilabas sa Ehipto. Next question. Okay, next question. Sa Deuteronomy 5:3, ano ang hindi ginawa doon, Mr. Jando? Ang hindi ginawa doon sa kanilang mga ninuno, time's ang hindi... Time's up na po tayo. Yeah, time's up. Okay. Okay, maraming salamat. At napakaganda po ng kanila pong palitan ng mga argumento dito sa kanila pong mga question and answer. Ngayon mga kapatid, napakalinaw naman at kayo nang buong bahala na
kung ano po yung inyong observation sa debating ito. So maraming salamat and proceed tayo sa ano po no, sa susunod na magre-rebat. Negative side, 10 minutes. Iseset ko yung time. Negative side ng ating debate ngayon, Brother Edwill, are you ready for your 10 minutes rebuttal? Yes, ready. Okay. Your time will start when you speak. Okay. Ang sabi rito mga kapatid, mga kaibigan, Exodus 20, talatang 2, ako ang Panginoon mong Diyos. Ano ang nababasa? Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Sino may sabi? Panginoong Diyos. Ano ang mga sinasabi rito? 10 utos kasama ang Sabat na siyang pang-apat na utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Inaamin ni Mr. John Doe na ang Sabat na ito ay utos ng Diyos. At tinutupad ba ni Abraham ang utos ng Diyos? Opo, mga kaibigan. 26:5 ng Genesis. Objection, sa moderator. Time post muna tayo, time post. Merong objection? Kasama sa rulings natin, moderator, na huwag gumamit ng mga fallacy arguments. Kanina pa siya sabi ng Abraham, nangili ng 7-day Sabbath, wala namang napatunayan. Nagano lang siya ng fallacy dahil lang ang Sabbath, utos, Abraham sumunod ng utos, therefore, Sabbath ang sinunod. Fallacy argument po yun, moderator. Okay, meron ka bang counter objection doon, Brother Edwill? Mr. Romel? Yes. Ito po ay mga pagpapaliwanag ko para mapatunayan na si Abraham ay sumunod sa Sabat sapagkat ang Sabat ay utos ng Diyos at ang utos ng Diyos ay sinunod ni Abraham. Hindi po ito fallacy. Tungkulin ko na ipahayag ang mga bagay na ito bilang pag-iba sa kanyang argumento bilang negative, Mr. Moderator. Okay, okay. Nakuha ko po. Okay, ganito na lang. Brother Jando, daanin mo na sa mamaya sa tanong. Itanong mo sa kanya or daanan mo sa question answer sa rebuttal, sa cross-examination, I mean. Doon mo na lang sa, tawag dito, doon mo na sa tanungin sa mga sinasabi mong policy question niya o kung ano man yung argumento niya. Okay lang ba yun? Shall we proceed? Sige, tuloy na lang. Ibigyan na lang natin. Thank you. Okay, mga kaibigan. Patuloy po natin ang pagpapahayag mga kapatid bilang pag-iba sa argumento ni Mr. Jando na ang 7th Sabbath ay doon lamang sa Israel ibinigay. Tinanong po siya kanina kung sino ang sumulat sa Genesis 26 talatang 5. Ayaw niyang sagutin sapagkat magigiba ang kanyang sariling argumento. Si Moises din ang may sulat nito mga kapatid. Ibig sabihin itong utos ng Diyos na tinubad ni Abraham ay yung ding 70 sabat na utos na nakasulat sa Exodo. Therefore, iisa po ang pagkaunawa nito ni Moises nung kanyang isulat. Maliba na lamang siguro kung iba ang author ng Genesis mga kapatid. Baka ang ibig sabihin kung iba ang author ng Genesis 26. Maaring iba ang pagkahulugan nito. But, the same writer, si Moises pa rin ang sumulat ng Genesis na tinupad ni Abraham ang utos ng Diyos, ang palatuntunan at ang mga kautusan. Therefore, assuredly, mga kaibigan, ang 7th Sabbath na utos ng Diyos ay tinupad ni Abraham. So yun po, napakalinaw mo yan mga kaibigan. Okay? Ngayon, sagutin natin yung kanina, hindi niya naunawaan ang Hope 38. Mga kaibigan, totoong ang kausap ng Diyos ay si Hope. Ngunit ipinahayag ng Diyos kay Hope ang tungkol sa paglalang, hindi porke si Hope ang kausap ng Diyos
wala na yung kung anong isinaysay ng Panginoon doon kay Job, mga kapatid. Ang sabi ni ng Diyos ay, eto, basahin natin mga kaibigan ha, para malinawan kasi hindi naunawaan ito ng ating kaibigan. Ito po ay isinaysay ng Diyos ang paglalang, mga kapatid. Ito, bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Sino ang kausap? Si Hope, totoo. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibaya ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon? Mga kapatid, isinaysay ng Diyos doon kay Hope ang paglalang. Sino ang naglagay ng mga sukat niyaon? Kung iyong nalalaman o sinong nagunat ng panukat diyan? Paglalang ito. Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan o sino naglagay ng batong panulok niyaon? Okay, ibig sabihin mga kaibigan, ito ay inirelay ng Diyos kay Job ang kanyang paglalang. At inirelay niya pa, eto talatang 7, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang lahat ng mga anak nang Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Kailan ito? Noong paglalang, noong katapusan ng paglalang, noong seventh day of creation, the Sabbath, na kung saan binabanal ng Panginoon, pinagpala at ipinangit, mga kapatid. Ha? Halimbawa, ikaw si Adan. At siyempre, kung sakaling may asawa naman si Jando, kailan binata pa ito eh. Sabi na natin, ikaw si Adan. Ang Diyos ay nagsasabat. Ang Diyos ay nagpapabanal. Ang Diyos ay nagbababasbas. Palagay mo, pagala-gala ka kaya kung saan ka pupunta? Normal kung ikaw ay mayroong galang sa Diyos, kaibigan. Doon ka, a-attend ka, sasama ka roon. Mga kapatid, kung mayroon kang galang. Pero kung wala kang galang, oh, sige, huwag kang sumali. Pero sa ganang akin, mga kapatid, si Adan at si Eva bilang mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan noong i-celebrate ang paglalang, mga kapatid. Now, balik na po tayo, mga kapatid. So, dito ngayon, giba na ang proposisyon, argumento ni Mr. Jando na ang sabat ay para lamang, inuutos lamang sa Israel. Balikan po natin ang Deuteronomio 5:3. Sabi dito, mga kapatid, malinaw naman ito eh. Ha? 5:3. Deuteronomio 5:3. Sabi rito, hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang. Anong tipan? Yung tipanan ng Israel. Ano yung tipanan na yon? Ang sabi ng Diyos kong kayo ay maging masunurin sa akin. Kayo ay tatanghalin ko na isang bayang banal na higit sa lahat ng bansa. Higit na bayan sa buong bansa, sa buong mundo. Ang sabi ng mga Israelita, kami ay maging masunurin. Pinagtibay sa pamamagitan ng dugo ng baka ang tipanang iyon, kapatid. So yung pagtitibay ng tipanang iyon ay hindi ginawa doon sa mga magulang. Ngunit, hindi rin tama na walang sabat noong panahon pa ni Abraham, ni Adan, ni Eva, ni Seth, ni Noe, at yung lahat ng mga ninuno, mga kapatid, si Matis, Metusela, si Jared, si Enoch, mayroon. Hindi nga lang pinagtibay na tulad nitong pagtitibay na ito doon sa bundok ng Horeb, mga kapatid. Kung kaya ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Mga kapatid, hindi po exclusive. Bagong tipan tayo. Para sa Hudyo lang nga ba, balikan ko po yung talata kanina. Mga kaibigan, Gawa 13. Okay? Gawa 13:48. Ang sabi rito, mga kapatid,
Oh, 43 muna. Sabi rito, nang makalis nga ang kapisanan sa sinaguga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila ay hinimo na magsipanatili sa biyaya ng Diyos at nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Okay, 48. Sabi rito, at nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. So therefore, maging sa bagong tipan, kahit hindi hintil, kahit hindi Hudyo, maging hintil ka man, mga Grego, ay kasama po sa pagsasabat, mga kapatid. So mga kapatid, dito pa nga lang ay giba na ang proposisyon, argumento ni Mr. Jando sapagkat ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Tao si Adan, tao si Eva, tao si Seth, tao si Noe, si Mitosela, si Jared, si Enoch, mga ninuno, hindi nga lang pinagtibay para sa kanila ang tulad ng pagtibay doon sa bundok ng Horeb. Ngunit, ito ay otos ng Diyos. 70 Sabat ay otos ng Diyos. Tinupad ni Abraham ang otos ng Diyos. Sino ang writer ng Exodus at Genesis? Parehong si Moises. Therefore, ang pagkaunawa ni Moises sa utos ng Diyos ay tinupad. Time is up. Abraham, ang 70 Sabat. Okay, yun po. Natapos rin yung 10 minutes na negative stand ni Brother Edwell na isang SDA. At ngayon po, mga kapatid, pupunta naman tayo ngayon sa atin pong tanungan, no? Cross-examination ng ating affirmative, Brother Jando, ng Catholic. Brother Jando, are you ready for your question? Yes, I'm ready. Okay, how about you, Brother Edwell? Handa ka na bang sa pagsasagot ng katanungan? Handang-handa na rin, Mr. Moderator. Okay, sa pag-umpisa ng pagsasalita ni Brother Jando, papatak ang ating oras. Okay, ang paksa ko kanina, patutunayan ko na doon lamang sa Israel inutos ang pangingilin ng Sabat. Sa ngayon ka doon, tutol. Tutol ako. Kasi wala doon lang. Walang lang doon. Basta, di ba? Nandun man. Hindi nakalagang lang eh. Okay. Next question. Maliban sa bansang Israel, saan pang bansa inutos ang mangilin ng Sabat? Sa bansa? Well, marami. Sa panahon ni Abraham, doon sa Gilgal, long time na yun, no? Ay inutos sa kanya sapagkat hindi pwedeng sundin kung walang utos. Next question. Saang talata sa Biblia mababasa na inutos ng Diyos sa Gilda ang mangilin ng araw ng Sabat? Okay. Walang litra por litra na tinupad ni Abraham ang utos na ang 70 Sabat, ngunit ito ay utos ng Diyos. Objection, moderator. Okay, may objection. Stop time. Okay, Brother Edwell, 5 minutes and 42 seconds. Merong objection yung ating affirmative. Hindi ko tinatanong kung si Abraham ba ay nangilin. Ang tanong ko sa kanya about sa bansa, dahil bansa yung nasa topic ko eh, bansa eh. So sa bansa okay. Ko siya babanatan ngayon. Okay, okay. Brother Edwell, meron ka bang counter objection sa objection ni Brother Jando? Okay, wala akong objection, Mr. Moderator. Okay, wala kang counter objection. Hindi ko lang sigurado yung Gilgal kung saan bro, sandali lang, wag ka muna magsalita. Dahil wala kang counter objection, okay? Pupu-proceed tayo. Sasagutin mo yung tanong ni Brother Jando, okay?
Brother Jando, ipakiulit na lang ng tanong para ulitin yung sagot. Palitan ko na lang tanong, bro. Palitan ng tanong. Okay, go ahead. Dahil wala nang palang letra for letra ang babasa na inuto sa gilda na mangilin ng Sabat, saan pang ibang bansa ang nalalaman mo kung saan inutos ang pangingilin ng Sabat? Okay. Well, sa tanong mo na yan, wala akong sasabing bansa, ngunit yung mga tao na binanggit ko. Objection, moderator. Nangingilin sila ng okay, Sabat. Okay, time pause muna tayo. Merong objection. 5 minutes and 18 seconds. What is the objection? Affirmative? Ang sabi niya kasi kanina, nag-iba niya yung paksa ko. Ang paksa ko kasi, doon lamang sa Israel. Para patunayan niya sa mga nanonood ngayon na nag-ibangan niya yung paksako, magbigay siya ng concrete na bansa kung saan mababasa na doon din inutos. Sabi niya kasi kanina, nag-conclude siya na nag-ibangan yung paksako kanina eh. So, yun. Moderator, pakisagot sa kanya, maliban sa gilda, alin pang bansa mababasa natin na inutos sa kanila na mangilin ng Sabat? Okay, okay. Brother Edwell, meron ka munang counter-objection? Well, may counter-objection ako, Mr. Moderator. Ha? Go ahead. Wala akong, okay. So, ako ay, ano, sasabi natin yung nahingi siya ng bansa, wala akong babagiting bansa, no? At nasabi ko na to kanina, yung Gilgal, ibawiin ko na yon. Basta ang pinakapunto ko lang doon na mayroong nangili ng Sabat, maliban sa Israel. Okay, okay. So, bale ganito, Brother Idwell, para klaro sa lahat. Yung tanong ni Brother Jando ay hindi mo masasagot yung bansa. Ah, yes. Okay, wala sa may ibibigay na bansa, na Brother Jando. Yun yung kanyang sagot sa tanong mo. Proceed tayo. Next question. So, inaamin mo na ngayon na sa bansang Israel lamang inutos ang mangilin ng Sabat. Yes or no? No. Wala sa paksa mo na sa bansang Israel. Wala sa paksamos na sa bansang Israel. Objection, moderator. Okay, okay. Objection. Time pause muna tayo. 5 minutes. Ang sabi niya, wala rin sa paksa ko yung bansa. Ang nasa paksa ko, pakibasa nga ulit, moderator, yung paksa ko. Okay, I'm doing that. Okay. Patutunayan ko na ang 70 Sabbath ay doon lang iniutos sa Israel. Yun. Sa Israel. Yung ako mag-explain nito, Brother Edwell, ha? Pag sinabi kasing sa, may tinutukoy siya, yung Israel, hindi yan tumutukoy sa tao. Kasi kapag sinabi tayong si Israel, tumutukoy yan sa tao, pero sa Israel, ito ay tumutukoy sa isang lugar. Ayon sa Biblia at mga referensya, ibig sabihin, bansa ito, wala nang ibang Israel na alam mo. Maliban lang kung meron ka pang iba. Okay, Mr. Moderator, ako'y tutol sa'yo. Kung mapabor ka, kay Jando. Ay, pasensya na po, hindi po ako bumapabor po. Binabasa ko lang po yung tema. Hindi mo, wag mo ko sabihin pa, kasabihin mo bias ako. Hindi, puno, ganun. Sabi po kasi dito sa tema ninyo, iniutos sa Israel. Pag sinabi kasing sa Israel, ano yung sa? Ano yung Israel yung moderator? Ano yung Israel? Moderator. Mr. Moderator, huwag kang magbigay ng pakahulugan. Walang bansang nababasa sa paksa niya. Moderator. Okay, okay. Ako na lang matatanong sa kanya. Oh, sige, go ahead. Okay. Proceed tayo sa pagtatanong ni Brother Jando. Go ahead, time resume. Okay. Yung Israel ba bansa o hindi bansa? Kung bansa ang pag-usapan, bansa. Pero yung paksa mo, tumutukoy sa taong Israel. Sandali, time. Meron tayo kasing rule na kapag tinanong ka ng kategorikal, sasagutin mo ng kategorikal. So, sumagot ka muna ng kategorikal bago ka magpaliwanag. Okay? Go ahead, bro. Bro, dyan to, pakiulit ng tanong para sagutin yung kategorikal na question. Sabi mo na I am not referring to the bansa. Nasa tema ko ba Israelita o Israel? Israel! Pero tumutukoy pa rin yan sa tao. Sana nilagay mo na lang yung bansa para manalo ka. So, pag sinabing Pilipinas, tao yan, hindi bansa. Pilipinas? Bansa yan, hindi ang tao. Pero pag Israel, tao din yan. Ano yung tao? Israel o Israelite?
Israelite. Okay, Israel, tao pa rin yan. Kasi hindi mo sinali yung bansa, Mr. John. Dapat sinali mo na lang para manalo ka. Saan mababasa? Saan referensya mababasa na ang Israel ay tao? Okay. Saan mababasa na ang Israel ay tao? Marami yan. Kapag kasi Israel, tao yon, sapagkat hindi naman pwede magiging Israel yon kung walang tao. Hindi mo naman sinabing bansang Israel. Sana nilagyan mo ng bansang Israel para manalo ka dito. Next question. Huwag lang pumabura ang moderator sa'yo. Okay, sandali. Excuse lang ha, moderator's time. Huwag ka pong mag-side comment. Hindi po ako pumapabura, brother. Kasi yun naman talaga yung napag-usapan nyo dito, no? Huwag mo naman sanang, ano, huwag ka naman sana mag-send comment na ganyan. Ginagawa ko naman yung obligation ko dito. Mahirap mag-moderate, brother, pero I do all my best. Okay? Next question. Mr. Moderator, naglagay ka kasi ng pagkaunawa. Sana, hayaan mo kami ni Jando, hindi ka magbigay ng pagkaunawa doon. Okay, okay. So, yun, next question, brother Jando. Okay. Ayon dito sa Gawa 29, alin ang inilabas sa Ehipto? Ang Israel o ang Israelita? Okay. Israelita ang inilabas. Ngunit, pag sinabing Israel, tumutukoy pa rin sa mamamayan ng Israel? Alin ang tumutukoy sa mamamayan ng Israel? Sino yung mamamayan ng Israel? Ano ba ang Israel na merong mamamayan? Bansa o tao? Pakiulit ang tanong. Sabi mo kasi, tumutukoy sa mamamayan ng Israel. Yung binanggit mo ngayon na Israel na merong mamamayan, yun ba ay bansa o yun ay tao? Okay, tao yun. Tao yung Israel. Hindi katulad ng Pilipinas, bansa talaga yon. Ang Pilipino, yun ang tao. Pero Israel, Israelita, pareho lang yon. Next question. So, ang taong Israelita ay merong mamamayan? Okay. Pakiulit ang tanong mo, Mr. Jando, para malinaw. Sabi mo okay, kasi... Okay, time post ko muna. Ulit. Moderator, bigyan mo ko ng panahon na i-refresh yung tanong ko. Okay, sabi niya kasi kanina, mamamayan ng Israel. Yung mamamayan, yun ang Israelita. Mamamayan ng Israel. Tanong ko sa kanya, yung Israel na merong mamamayan o Israelita, bansa ba yun o tao? Sabi niya, tao. Ang follow-up question ko naman ngayon sa kanya, yung Israelita ba ang merong mamamayan? Yes or no? Both. Ang paksa mo, both, nasagot na both, ha? Ang paksa mo, inuutos sa Israel. Sino ba ang uutosan? Sino ba yung Israel na uutosan? Sabi mo, ang 70 Sabbath ay inuutos sa Israel. Sino yung Israel? Bansa o tao? Siyempre, tao yung inuutosan. Malinaw yun. Next question. Ayon sa Malakias 4:4, alalahanin niyo ang mga itinuro ni Moises sa mga tuntunin at katusang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai upang sundin ng bansang Israel. Sangayon ka ba dyan? Well, nababasa kasi dyan ang bansang Israel. Kailan ang paksa mo, walang Israel eh. Pinatunayan mo na ang 77 ay inuuto sa okay, Israel. Okay, time post, time post, time post muna tayo. Sino ba ang tumutupad ng tao o bansa? Bro, Edwell, time post muna tayo. Makinig naman sa moderator, okay? Brother Jando, what is your objection? Meron tayong 1 minute and 28 seconds. Ang binasa ko, moderator, may nakasulat letra for letra na bansang Israel. Tanong ko sa kanya okay. Ngayon, sang-ayon ba siya na ang kautusan ibinigay upang sundin ng bansang Israel? Yes or okay, no? Yes, okay, Brother Edwill, yung categorical, yes or no ba? Yes, nababasa dyan sa Malakias 4:4 na yan. Ngunit, sa paksa mo, hindi mo kasi nilagyan ng bansa, sana nilagyan mo para manalo ka. Ngunit, ito, ang tinutukoy talaga yung tao.
inuutos ang Sabat sa Israel. Sino bang inuutosan? Bansa o tao? Sino bang tutupan noon? Bansa o tao? Tao pa rin. Okay, next question. Maliban sa bansang Israel. Sabi sa Malakas 4:4, upang sundin ng bansang Israel. Maliban sa bansang Israel. Saan mababasa na sa bansang yan, inutos din na mangilin ng 7-day Sabbath? Okay. Mr. Moderator, objection. Okay, objection. Meron tayong time pause muna. 47 seconds, I mean. Go ahead, negative side, your objection. Ang objection ko doon, siya yung nagpapatunay na inuutos sa bansang Israel. Siya, sa kanyang patunayan, hindi sa akin. Negative ako eh. Okay. Kaya invalid yung kanyang tanong. Invalid yung tanong para sa'yo. Brother Jando, sa affirmative, meron kang counter objection dyan? Hindi invalid ang tanong ko dahil rebuttal to ngayon. Rebuttal, kahit ano pwede itanong basta nasa paksa. At ang paksa ko, yung Israel ang inutusan. I'm referring to the bansang Israel. So, hindi yan invalido. Tanong ko sa kanya, sabi kasi niya sa Malakas 4:4, upang sundin ng bansang Israel. Dahil siya ay negative sa paksa ko na ang bansang Israel lamang ang inutusan, na magbigay siya ngayon ng ibang bansa kung saan mababasa na sila inutusan din para mag-iba niya yung paksa ko. Ako na mismo moderator na bibigay sa kanya ng chance para gibain ang paksa ko. Kaya sana sagutin niya kung alin pang bansa maliban sa bansang Israel inutos na mangilin ng 7-day Sabbath. Okay, moderator's time po muna. So magro-ruling tayo. So yung ano po no, yung tanong ay pasok naman kasi tinitindigan ng affirmative na yung topic ay yung 7-day Sabbath ay doon lang inuutos sa Israel ayon sa Biblia, dahil ikaw po Brother Edwil ay nasa negative side. So hinihingan kanya ngayon kung maliban ba sa bansang Israel, kaya saan pang bansa na ibinigay o iniutos yung 70 yung pangingilin sa 70 Sabat? Mukhang nawala si Edwel. Saan siya? At time stop mo na ba si moderator? Yes, naka-time stop po tayo, brother. Wala si Edwel. Mukhang okay, umalis. We'll wait. We'll wait na lang sa kanya. Hintayin lang natin siya na bumalik. After a minute siguro, or pwede mo siyang matchat bro kung anong nangyari? Tawagan natin kung anong nangyari sa kanya, ba't bigla siya wala. Okay, so yan po no, mga kapatid, dahil nawala sa linya si Brother Edwell at napagkamalan pa ko tuloy na parang ano ba nakisali kasi yung topic naman kasi kung titingnan mo pinaliwanag lang naman ng moderator ang topic. I am referring to the bansa. Ako yung alam ko yung mga argumento ng mga ano ng mga SDA dahil ako dating SDA. Alam ko yung mga argumento nila kaya hindi ko itutukoy sa tao. I'm referring to the bansa. Ganito po kasi yan eh. Kung sa English kasi sa Israel or in Israel. So hindi naman po sa tumutukoy na sa tao or yes. In person. So ibig sabihin na tumutukoy yon sa isang lugar. Yung yes. Lugar na yan ay tumutukoy sa Israel na isang bansa. Yun yung napakaklaro kasi doon eh. At hindi kabayasan na ipaliwanag ng moderator ang paksa. Hindi kabayasan yun. Hindi kailanman. Pero sa kanya kasi ganun yung lumalabas. Kaya sabi ko sa kanya, nahirapan din ako kasi katoliko din yung nagdedebating isa. But I do all my best. Hindi po bias para sa side ng moderator na ipaliwanag ang paksa. Dahil rule ng moderator na ipaunawa ang paksa pag ang mga debaters ay nagsilabasa na. Pero si Edwell, hindi na bumalik. Try natin tawagan si Edwell, ano? Okay. Baka naputulan ng kuryente o naglobat yung kanyang cellular phone, Brother Jando. Meron tayong natitira kasi dito na time pa noon, mga 47 seconds. So, pwede ka pa dito magtanong ng isang tanong? Hello, Brother Edwell. Biglang nag-brand out, bro. Biglang nag-brand out yung aking internet. Tama ako eh. Nag-brand out.
Anyway, may dito na rin ako. Nagdito ako. Babalik ako. So, babalik ka. Oh, sige, balik daw siya. Okay, so we will wait, Brother Edwell, na bumalik po mga kapatid. Pasensya na po for, ano yan po, sa pagkakawala po sa linya ni Brother Edwell. Hindi naman po kasi natin hawak yung internet connection, maging yung mga kuryente na nawawala po mga kapatid, ay hindi rin po natin hawak. So, ang hawak lang natin ngayon mga kapatid ay yung katotohanan at yung ating pong pananampalataya na ating pong panghahawakan hanggang sa tayo po ay, yun po, makarating sa ating Panginoon. Yan. Maraming salamat, pero ano muna tayo, no? Basa-basa muna tayo nito ng mga comments sa ating, yan, sa punto por punto. Dito si Consuelo Baldago, sabi niya, ano? Okay? Pinutulan sa PLDT daw, sabi ni Brian Susi. Okay, hindi naman natin alam kung ano yung kanyang, ito na si Brother Edwell. Brother John Ray, papasok na si Brother Edwell. Go ahead. Bro? Yeah. Yes, Abrojando. Abang wala pa si Abrojando. Nandiyan na, babalik na. Nandiyan na siya, bro. Nandiyan na. Nandiyan na. Yes, bakit okay. Bakit ba nandiyan na eh? Sige, mamaya na Abrojando pagkatapos ng ano. Kasi nandiyan okay, na. Okay. I know that. Okay. Brother Edwell, yan. Yes, yes. Yes, thank you so much. You're back. Mm-hmm. So, pwede na ba tayong mag-continue? Meron lang tayong natitirang... 47 seconds at si Brother Jando ay magtatanong. Okay na ba yung ano? Bago ka naputol, okay ba yung ano? Meron ka bang ano ba yun, Brother Jando, yung sasagutin niya na yung tanong mo? Request ko lang muna, moderator, sa aking katunggali na binubuksan ko ang pintuan na wasakin niya yung paksa ko. Kaya sana magbigay siya ng pangalan ng bansa dahil yun lang ang makakawasak ng paksa ko. Okay, so can we proceed now for ano? Siguro mga dalawang tanong lang siguro ito dahil for 7 seconds. Okay. Ulitin ko ang tanong Brother, na... Bro, sandali lang. Brother Edwell, okay ka na po ba dyan? Ready ka na? Yes, ready. Ready na ako, Mr. Moderator. Kailan, wala lang akong ilaw, ha? Okay lang. Nauunawaan po namin yan, kapatid. Okay. Sige. So, go ahead, Brother Jento. Maliban sa bansang Israel, saan pang bansa inutos ang mangilin ng seventh day Sabbath para magiba ang aking paksa? Wala akong bansa na babanggitin. Ngunit, mga individual na mga tao na tumutupad sa utos ng Diyos na ang utos nito ay seventh day Sabbath ay tinutupad, maging si Abraham at yung iba pang mga ninuno, masunurin din yon. Next question. So inaamin mo ngayon na yung mga foreigner na nangilin ng Sabbath ay nasa bansang Israel o itinatanggi mo? Pakiulit ang tanong. Okay, time pause ko muna dahil uulitin yung tanong. Sige, Brother Jando, ulit yung tanong. So inaamin mo na ngayon na yung mga taga-ibang bansa na nangingilin ng 7-day Sabbath ay nasa bansang Israel at wala sa kanilang sariling bansa. Yes or no? Sinasang-ayunan ko rin naman yan at hindi ko tinututulan. Ang ipinaglaban ko lang na maging dayuhan, pwede palang magsasabat. Samantalang pinatunayan mo, Israel na ang manggilin ng araw ng Sabbath. Time's up na po tayo. Tapos na po yung ating cross-examination during the rebuttal. Okay, yan po. Yan, napakaganda at napakainit ng ating debate po sa gabing ito. At ngayon naman po mga kapatid, dadako naman tayo ngayon for the final conclusion. I think final conclusion, wala na dito ng objection, Brother Jando. Am I right? Yes, wala na objection sa final conclusion. Okay, wala nang objection at yung ating final conclusion ay meron tayong 5 minutes. And of course, mauuna dito sa kanyang final conclusion yung negative side. Brother Edwell, are you ready for your final conclusion? Brother Edwell? Nasa Zoom ka pa ba? Ayan, Brother Edwell. Aston mute po, Aston mute. Ayan. Mr. Moderator, saglit lang mag-change power muna kasi bumalik na rin ang ilaw. Okay, mag-change power ka pa. So mga ilang minutes ang kailangan natin? Ayun, change power. Nawala yata. Okay.
Yan, sandali lang mga kapatid, no, para sa kanyang final conclusion. Okay. Anong oras na ba tayo ngayon? Alas 10:11. Ba, lumagpas tayo sa alas 10, pero maganda at na-enjoy naman nating lahat yung talakayan sa gabing ito. I hope so. Okay. Yan. Nakapasok na, Brother Edwell. Are you ready? Yes, Mr. Moderator. Okay, sandali lang ha. Iseset ko yung time at saka makakapagsalita ka. Kapag nagsalita ka, ang yung time na 5 minutes for your final conclusion ay mag-uumpisa rin. Go ahead. Nawala siya. Nawala nga. Nawala siya, okay. Paano ba yan? Parang hindi gustong tapusin yung debate, Brother Jando. Ah. Paano yung mga si Tenya, bro? Panahita tayo kay Edwell. Okay. Brother Tenyo? Can you hear me? Bro, can you hear me? Bro, Tenyo, salita ka muna habang wala pa si Edwell. Ay, sandali. Nandito na. Nandito na pala. Okay, okay. Andyan na. Wala nang oras. Bro, Edwell, go ahead. Bro, Edwell. Mag-unmute ka, Bro, Edwell. Yan, as unmute na lang. Oh, para maano. Bro, Edwell, paki-click na ano. Or unmute. Sige, go. Yung pag nagsalita ka po, Brother Edwell, mag-start po yung time mo ha. Sa final conclusion na po tayo ngayon. Go ahead, brother. Okay, thank you very much. Well, thank you very much, Mr. Moderator. Thank you din sa ating panahon, sa punto por punto. Dito mga kaibigan, mag-conclusion tayo. So ang paksa po ni Brother Jando, patutunayan ko na ang Seventh Day Sabbath ay iniutos lamang sa Israel. So pag sinabing Israel lamang, mga kapatid, Israel lang. Ngunit, hindi niya nalaman na mayroon palang mga dayuhan, foreigner. Maging sila man ay nanirahan din sa bansang Israel, ngunit, dayuhan pa rin yun. Therefore, hindi po exclusive ang Sabat, mga kapatid, sa mga Hudyo. Ngayon, dito sa Isaiah, mga kapatid, kaibigan, balikan po natin, Isaiah 56, talatang 6, ang sabi rito, talatang 2 muna, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghawak dito na nangilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ngayon, talatang 6 mga kapatid, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod. Bawat nangilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. So mga kaibigan, ang atin po ay pakabandalin ang araw ng Sabat at huwag lapastanganin. Yung salitang pangilin mga kapatid, sa English po ay sabi rito, to be his tale, everyone that keep it the Sabbath from polluting it and take it hold of my covenant. So mga kaibigan, ang pangilin po ay, yan po ay to keep it holy. Ang sabi po sa 20 verse 8 ng Exodus, remember the Sabbath day to keep it holy. Pakabanalin, ibig sabihin, huwag lapas tanganin mga kapatid ang araw ng Sabbath. Ngayon, eto, malinaw po mga kapatid. Dito po sa Isaiah pa rin po tayo. Isaiah 66, talatang 22 at 23. Ito po ang sabi mga kapatid. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon, manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan.
at mangyayari na mula sa bagong buwan at hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao. May sinabi bang Israel dito? Wala po. Lahat. Pag sinabing lahat, mga kapatid, maging Pilipino, maging Cebuano, maging Amerikano, maging Hapon, maging Chinese, lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, ang sabat mula sa Eden na ginawa para sa tao, para sa Israel, para sa mga Grego sa panahon ni Pablo, para sa mga Romano na mga nahikayat din sa pangaral ni Pablo, mga kapatid, ay magpapatuloy hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Lahat ng tao ay sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Saan po ito? Sa bagong langit at bagong lupa. Mga kapatid, ang Sabat ay pagkilala kung sino ang manlalalang. For the Lord made heaven and earth. 6 days, no? Sa 6 na araw, ginawa nila lang ng Diyos ang langit at lupa, kung kaya't kanyang inuutos na ipangilin ang araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat, mga kaibigan, ay pagkilala, pagrespeto kung sino ang iyong manlalalang. Ayon po sa Apocalypse 14:7, sabi roon, sambahin ang may lalang ng langit at lupa at ng dagat at ng lahat na po, kapatid, ng mga narito. Okay, yan. Maraming salamat, Brother Edwell, sa iyong 5 minutes final conclusion. At yun naman po, mga kapatid, dadako tayo ngayon sa ating affirmative side. Brother Jando, para sa final conclusion. Are you ready, Brother Jando, for your final conclusion? 5 minutes? Yes, ready na ako. Okay, your time will start when you speak. Okay, unang-una, ang aking paksa based sa aking chat sa kanya, patutunayan ko na ang seventh day Sabat ay doon lamang iniutos sa Israel. Doon. Pag ginamit ang term na doon, referring yan sa bansa. Halimbawa, saan kayo punta? Doon sa Amerika. Ano ang tama doon? Doon sa Amerikano? Saan kayo pupunta ngayong bukas? Doon sa Cebu. Oh. Yung Cebu ba? Tao. Oh. Saan ka uuwi? Doon sa Usamis. Yung Usamis ba? Tao. Ay nako, niliwanag ng paksa, oh. Patutunayan ko na ang seventh day Sabat ay doon lamang inutos sa Israel. At hinanapan ko siya kanina, maliban sa bansang Israel, saan pang ibang bansa inutos? Walang naibigay. Sa madaling salita, hindi niya nagiba ang aking paksa kasi nag-ibang interpret siya. Ang nasa isip niya, Israelita. Dati akong Sabadista. Alam ko ang mga talatang pinagagamit ninyo. Alam ko ang mga depensa ninyo. Ba't ko gagamitin siya Israelita? Eh, dati akong Sabadista. Seventh-day Adventist member ako ng Tinago chapter. Natural. Alam ko ang mga argumento nyo. Alam ko ang mga talata nyo. Hindi yan si Israelita. I am referring to the bansang Israel. Kaya nga may nakalagay doon. Oh, ngayon, nag-iba ba niya ang paksa ako sa paggamit ng mga hintil? No. Katunayan, sa aking affirmative stand, ginamit ko yan. Pati ang mga hintil na naninirahan doon sa Israel ay under sa batas. Nasa affirmative stand ko yan, i-review mo ang video. So hindi makakagiba ang pagbasa mo ng mga dayuhan sa aking paksa. Kasi aking paksa, doon. Pag sinabing doon, referring sa bansa, hindi sa tao. Ano ba naman yan? Former evangelist ako ng Seventh-day Adventist. Natural, alam ko yung mga argumento ninyo. Alam ko yung mga talata ninyo. O ngayon,
ginamit niya Isaiah 66:23. Oh, anong sinasabi dyan? And it shall be that from new moon to new moon and from Sabbath to Sabbath, all mankind will come to bow down and worship before me. Sabbath to Sabbath. Sa ating lingwahe, Saturday to Saturday. Tanong, hindi ba kasamang Sunday? Saturday to Saturday, walang day off yan. If ako yung employee mo, ako yung employer mo, ikaw ang employee ko, patatrabuhin kita ng from Saturday to Saturday, wala kang day off. Pag sinabing Sabbath to Sabbath, all mankind will come to bow down and worship before me from Saturday going to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, back to Saturday, all mankind will come to bow down and worship before me. Kasama ang Sunday dyan? Ayan. So, mali na naman ang unawa nila. Akala kasi nila sa langit merong Sabbath. Mali. Sa langit walang Sabbath. Ang ginagawa ng mga nasa langit, sumamba sa Diyos. Kung lalagyan mo ng Sabbath o pahinga, edi wala nang sasamba kasi nilagyan mo ng pahinga. Pahinga sa pagsamba. Mali yan. Walang day off ang pagsamba sa langit. Kaya sinabi from Sabbath to Sabbath para ipaunawa ni Propeta Isaias na walang day off ang worship doon. Kung baga, kung ang Sabbath nila ay Saturday, from Saturday to Saturday, all mankind will come to bow down and worship before me. Pag sinabing from Saturday to Saturday, hindi ba kasamang Sunday doon? Kasamang Sunday, kasamang Monday, kasamang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and back to Saturday. Kung yan ang kanilang unawa sa Sabat dyan, eh di walang day off. Ibang unawa nila. Sa kanila, walang Dominggista sa langit, Sabadista lang. Mali yun. Mali ang unawa nyo sa Bible. Oh, ano yung paksa ko? Time's up. Yun. Thank you. Okay. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat sa napakaganda pong debate ngayon sa gabing ito. Napakainit at napakaganda yung nangyari ngayon. Well, natapos na po sa gabing ito yung debate between Brother Jando and Brother Edwell. Yun po ang affirmative po natin dito ay si Brother Jando at yung negative ay si Brother Edwell. Sa kanila pong topic na patutunayan ko na ang 70 Sabbath ay doon lang iniutos sa Israel ayon sa Biblia at mga referensya. At ngayon mga kapatid, no, Brother Edwell at Brother Jando, bibigyan ko kayo ng time to para magpasalamat. Wala na ditong rebuttal, ha? Pasalamat na lang. Brother Edwell, ikaw yung unahin ko. Okay, thank you very much. So, punto por punto, tayo po yung nakapasok dito. First time po natin to. At salamat din sa moderator. Oh? Mas yung moderator, sorry din, na medyo na-upset tayo ng konti. No? Sorry naman. Okay, so meron ka bang gustong... Na medyo kasi... Nawaan ko po. Meron ka po bang gustong i-promote? Okay na po. Okay, i-promote ko yung ano. I-promote ko po yung aking channel, no? YouTube channel, para dumami naman. Yung aking channel, Edgar Hortalesa lang naman po yun. Makikita niyo na po yung aking mga debate. At sana papayagan ako ng punto na ma-upload din ito sa channel ko, Mr. Moderator. Okay po ba? Hindi po ako yung admin ng punto por punto. Ito yung debate ninyo? Pwede mo i-upload sa channel mo. Wala problema. Okay, thank you very much. Salamat din po sa mga nanood dyan sa live. Sa napakaraming mga viewers natin, thank you very much. And God bless po sa ating lahat at higit sa lahat. Salamat sa Panginoon na siyang nagpapangyari sa gabing ito. Salamat din kay Brother Jando. Brother Jando, marami pa tayong pag-aawayan. Sorry, hindi ganun. Marami pa tayong pagtatagpo, Mr. Jando, kaibigan kita. God bless, mabuhay. Okay, maraming salamat Brother Edwell sa iyo pong napaka kind na pagpasok po dito sa ating punto por punto. And ngayon naman Brother Jando for your pasasalamat. Okay, salamat din kay Brother Edwell at shout pinaunlakan niya aking imbitasyon at alakayan. Thank you sa iyo at sa mga ibang Sabadista diyan. Nawili magipagtalakayan sa akin gaya ni Tonyakaw.
na binanggit ang pangalan ko. Tapos, sana is, tangkilikin mo yung ano, pagkipagdalagayan ka rin sa akin, no? Sa debatable, isang debatable topic. At sa ibang mga, ano, mga hindi Katoliko, Protestante lang. Kasi, nung mangyari yung dati yung banggayan sa, with Muslim, hindi maganda resulta, hindi na allowed ang Muslim magkipagtalakayan dito. Sabi nyo ng ano, head natin, Brother Wingidiano. So, ngayon, andito tayo ngayon sa ano, for mga Protestante, mga Christian na hindi naman Katoliko. Welcome kayo rito magtanong at makipagsubukan. Thank you, Brother Romel. Ikaw na magtapos, Brother Romel. Dali ko, moderator. Okay, okay. So, maraming salamat po, no? Unang-una po sa ating Panginoon sa kaayusan po na ibinigay sa atin sa gabing ito. And maraming salamat for the affirmative and negative side ng Brother John and Brother Edwell. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.